Hello, Nicole. Hello, good morning. Ay, tere, good morning, Nicole. Kamusta naman ang life natin dyan, Nicole? Dito, masaya naman kahit paano. As a student again. Oh, akala mo, hindi ko talaga alam kung makareact pa. Kamusta love life mo, Nicole? Ayun, adjust, adjust. Kita ko lagi kayo LDR. nag-ano. Oo, oh, lagi kayong nagdadagat-dagatan, ah. Ay, syempre, yan ang aming common thing. Yes, mahilig kami mag-vitamin C, eh, no? Both tinitik, ganyan. Tsaka syempre, external. Yes, pero bukod sa pag-vitamin C mo, pag-uusapan natin yung pagiging teacher mo at some point in your life. Yes, pero bago ka nakapasok as a teacher, di ba? Ano yung previous job mo, Nicole? Nag-work ako as a microbiologist sa Zenith Foods Corporation. Under siya ng Jollibee Foods. Anong ginagawa mo doon? Sa laboratory ako, nagtetest ako ng mga samples, ng food samples. So, tinitingnan if it's safe to eat. Ganyan. Bago siya i-release sa stores. Oh, mga nakailang taon ka? Ilang? Ilang taon ka dun sa ano, work mo na Ah, yun? 1 year lang ako doon. Tapos, after that, nag-pursue na ako nung sa teaching na return service ko naman kasi talaga. What do you mean return service? Ayun, sa ano ko, scholarship ko before sa Ay, DOST. talino! Yeah. Gusto ko yung scholarship na yan. Ano siya, parang program siya under DOST na you really have to teach. Parang the same amount of time that na-enjoy mo yung scholarship mo yun, grant So, yun mo. lang yung gagawin, yung ROS mo na tinatawag na return service mo. Magtuturo sa senior high school na public school. So, paano yung preparation mo nun? Kasi hindi naman line ng career mo, di ba? Oh, yes, kasi sobrang wala talaga akong idea about it. Ang maganda naman doon sa program na yun, parang sila na lahat mag-aayos. You just have to give the papers dun sa kung saan ka may endorse na division office. So in my case, since nakatira naman ako sa IMUS, so dun din ako na-assign na division office. And I just had to prepare all my documents, submit. Kaya nga lang, medyo matagal yung waiting time ko din kasi nag-pandemic. Yun. So, paano yung, aside from doon sa mga preparation mo for documents, syempre yung sarili mo, kasi di ba, magtuturo ako Yes. from microbiologist thingy, tapos magtuturo na ako. So, Oo. paano? Kasi before noon, nag-ask na din ako sa mga kasama ko na same kami ng program. Sabi ko, kamusta yung experience, ganyan. So talagang ang sinasabi nila, talagang ikaw yung magpre-prepare sa sarili mo. Ikaw yung, hindi kasi siya magkakaroon ng training whatsoever. Saba ka agad. So, in my case, ganun din. Talagang before ako mag-start, umiiyak talaga ako. Kasi hindi ko talaga alam kung paano ako gagawin. Sabi ko, hindi naman ako marunong gumawa ng lesson plans. Hindi ko alam kung how will I deliver yung topics ko, ganyan. So, yung preparation na largely sa akin, ang daming webinar siguro na pinanood sa YouTube para lang malaman ko kung paano gumawa ng mga lesson plans nga. And malaking help na din na may kabatch ako, si Ma'am Kazel, na nagsasabihan kami ng mga namin, thoughts namin kung paano gagawin. Kapag ka may sinabi yung master teacher niya, ay sige, ako makikichika na din. Ganon. Oo. So, kamusta yung unang araw nung isinalang ka na? Yung first day talagang parang ano siya, yung master teacher ko that time, binigyan na ako ng paperworks. O, itong reference kung paano mo gagawin yung lesson plan mo. Kasi nabago din naman siya around that time because of the pandemic. Tapos, binigyan niya lang ako sample. Tapos, bahala na ako. I have to figure it out talaga. Sabi ko, hala, paano? So, largely nasa akin yung kung paano ako magtatanong. Tanongin ko siya kung ano yung kailangan kong malaman.
mga ganun. Very open naman sila and helpful naman yung mga kasamang teachers. Kasi they also gave me yung mga, ano nila, sample na lesson plans nila sa subjects nila. So, medyo nakuha ko yung pattern kung paano gawin yun. So, Ayun. Kamusta ang first encounter mo sa mga student? Ayun, sa students kasi 'di ba online. So, wala masyadong interactions kung ano lang, kung paano lang kayo mag-usap sa klase during class. Pero ako kasi may handle ako na advisory. So, yung mga students ko, yung mga advices ko, mas nakakausap ko sila through Messenger, ganyan. Na-update ko sila. And parang tingin ko naman na-appreciate nila na naging hawak ko sila na advice. Kasi very thorough din ako kapag kami mga announcements. Talagang I want din them na updated sila. Ayun. Pero ano din, parang sa una, kakabahan ka talaga. Kasi sabi nga nung master teacher ko din na sa una lang yan, yung kabang yan, masasanay ka din. So true enough naman, ganun naman yung nangyari. As time goes by, nakaka-adjust naman. Yes, feeling ko kasi yung nervousness, nakaka-help din siya para mas mag-prepare ka. Diba? Mm-mm. Kasi minsan may parang kampante ka na masyado. Oo. Mahirap kasi na kampante ka na parang di ka na mag-prepare ng mga kailangan mo. So, ganun siya every time. Lalo pag may mga assessments din. Napapanoorin ka na. Eh, hindi ka nga confident sa sarili mo kung paano kung mag-teach. Tapos, papanoorin ka nung mag-a-assess sa'yo kung paano kung magturo. So, yun. Medyo, yun yung malaking pressure din sa akin. So, paano yung hinandle mo yung pressure na yun na meron nang nanonood sa'yo din na ka-level mo? Ayun, ano lang, sa akin, keep going lang muna. Ang goal ko nun, sige, ma-deliver ko tong lesson ko, matapos ko. And then after nun, binigyan naman ako ng feedback. And open ako dun sa mga feedback na yun kasi wala naman talaga akong idea. And kung ano yung gusto sa akin na i-improve nung master teacher ko, yun yung pinocus ko kung paano ko siya i-improve. Yeah. So, basta open mind ka lang about those things. So, magagawa at magagawan din ang paraan. Kamusta yung tingin mo best moment mo as a teacher? Sa journey ng best pagtuturo moment? Mo. Di ba 2 years, tama ako? I think, 2 years. It was more of yung mga nakasama ko. Kasi yung sa previous work ko, very fast-paced kasi yung industry. So talagang mahirap din makakaroon ng connection with the workmates. Dun sa, nung nagtuturo ako, parang na-feel ko yung ano nila, yung guidance nila, tapos yung pakisama ba, kumbaga, na happy ako na mag-work beside them kasi natatapos yung mga tasks and parang minsan parang family yung ano, yung tinginan, gano'n. Kasi parang naaalagaan ka. Kasi since bata ka din, ikaw yung batang teacher doon. So parang napapa-feel nila na kailangan ka nilang i-guide. Ganon. Paano yung eksena na, kasi pag yung una mong previous work mo, pag uwi mo, wala ka nang ginagawa. Pag teacher, meron pang may ginagawa. Mga hindi niya natapos. So paano yun? Pag nung dati kong work, talagang rest na ako after that. Tapos I'm free to do whatever I want. Nung nagturo ko, doon ko lang talaga na-experience na, pag-uwi ng bahay, ang dami kong checkan, ang dami ko pang mga extracurriculars na kailangan gawin. So, minsan talagang hindi mo maiwasan magpuyat ka talaga na ang paggising mo, trabaho, pagtulog mo, trabaho pa rin na sa isip mo. Ganon. Pero parang it kind of prepared me na din sa pagme-med kasi yung hirap din na na-experience ko sa pagtuturo, parang medyo na-encounter ko din siya. So, parang hindi, sanay na ako, kumbaga, or parang medyo na-prepare na ako for it. Ayun. Oh, narinig ko yung pag-med. So, after ng 2 years na ROS mo, tinuloy mo yung med school. Nag-apply na ako for med school. So, kamusta naman yung pag-med school? Ayan, thankfully, nakatapos ng
one sem. So, sem break ko ngayon and I'm enjoying all the time that I have. Para pagdating ng second sem, full of ano naman tayo, energy and grit para tahakin yung mga kailangan natin tahakin. Napaka, kumbaga sa actress, ano ka ha? Versatile actress ka, Nicole. Kasi from microbiologist, naging teacher, tapos ngayon, pa-med. Diba? So parang, meron kayong career shift. So tingin mo, paano kaya matitake nung mga nag-iisip? For example, yung teacher, bilang mag-isip na napagod, gusto mag-call center. Yeah, tingin mo paano yung nila yun ma maipo-push yung career shift na yun? As long as parang ma-find naman talaga nila kung ano yung gusto nilang i-pursue. Wag silang ma-face dun sa mga comments na, ay, di yan magtatagal, or parang, sa in my case kasi, parang naisip ko before na, ala yung mga kabatch ko, graduate na, nag-doctor na sila, ganyan. So parang ako magsistart pa lang. So yung mga ganong thoughts na parang tingin mo na pag-iiwanan ka na in life. So parang wag na lang masyadong i-dwell on that. Basta dun ka pupunta sa gusto mong i-take na path. Then hindi ka magre-regret naman talaga dun. Diba? Kasi tatanda at tatanda ka din naman. Pero at least you took a step na para dun sa path na gusto mong gawin. Tatandaan namin yung Nicole. Nicole, aside from the conversation about yung career shift din, at nalaman ko, middle child ka, di ba? Yes. Yeah, sa lima kang magkakapatid na all girls. Yeah. Yes, bina-research ako, Nicole, na 5 traits daw nung middle child. Tapos ang gagawin mo lang dito, mag-agree ka lang or explain mo lang, okay? O, di ba? Parang ano talaga tayo pag talk show ang tayo ng Ronnie Channel. Number one, Nicole, middle trait daw, a middle child trait, peacemaker and pleasers. Agree naman. Kasi sabi nila yung firstborn, yun yung ano, 'di ba, parang nabibigay na lahat, tapos yung pinakapanganay, pinakabunso, yung youngest, ganun din nabibaby. So paano ka naging peacemaker? Parang peacemaker if may mga conflicts ganyan. Isa ka dun sa parang magre-resolve o ano na ba yung kailangan natin gawin. Parang you have to, ikaw yung maghihimay-himay. Tapos, mag-focus ka dun sa ano yung kailangan ma-solve na problem. Parang ganun lang naman siya. And sa amin kasi, medyo hindi typical yung setup namin as yung middle child na syndrome, kumbaga yung sinasabi nila. Sometimes, I resonate with that. Pero other times, yung dun sa pagiging panganay, parang sometimes I also take on that role. Yeah. Oh, may overlapping. How? Yan. Yeah. So, sa, ano yung next move? Peacemaker and then pleaser. Oh, ganun. Kasi, pag, ano, di ba, middle child, hindi ka masyadong pansin. It's either panganay, bunso, ganun. So, parang ikaw, parang na ano sa expectations mo na hala, kailangan din parang may something sa akin para pagtuunan nila ako ng attention. Ganon. Correct. So, sa akin naman, ano lang, parang nandun lang yung pressure sa akin na kailangan ko din mag-excel academically. Kasi ganon sa family na. Yeah, speaking of yung pressure na yan, yung number two, yung they are competitive. Correct. Kasi nga kailangan mong mag-ano, 'di ba? Parang ikaw yung nasasabing parang independent ka. So, parang competitive ka din in other aspects na kailangan ay pag si ganito magaling, ako din dapat. Mga ganun. Ayun din, nasabi mo they're trying to fit in. That's the trying third one. To fit in. Yes, I guess. Kasi nga, growing up, parang, ano naman,
wala sa akin yung most na attention, which is okay din naman, and I understand naman. Pero yung trying to fit in, kung ano ba yung magiging role mo in the family, parang ganun yung fitting in na naisip ko or sa experience ko. Ayun. And the fourth, they are independent and focused on friendship. Feeling ko. Ayan. Oo. Kasi kung ikukumpara sa mga kapatid ko, ako yung laging nasasabihan na parang ako na yung pinaka-extroverted sa amin. Kahit minsan feel ko introvert pa rin ako. Ganon. So parang I want to make time with my friends. Ganyan. Tapos, ayun. Wala lang. Laging nasa labas. And last naman. one, they act out to get attention. To get attention. Parang di naman always. Pero may Or point. Merong... unconsciously siguro. Pero parang yun nga, hindi mo din naman maiwasan kasi nga, parang pag minsan ikaw, gusto mo naman ikaw yung mapansin. Diba? Parang more of sa akin, parang meron na, gusto ko lang makakwentuhan nanay ko o yung kapatid ko. So siguro yun yung attention yung hinahanap ko. Or pleasing them nga, yun na din yung parang way ko to get their attention. Ayun. So tingin mo may favoritism sa inyong lima? Wala naman, pero ganun naman talaga yung dynamic as a family. May kanya-kanya din naman. Sa amin, parang hindi naman siya favoritism. Meron lang talaga mga circumstance na kailangan mas na pag or mas pagtuon ng pansin yung isa. And syempre, ikaw na since na-recognize mo naman, ikaw na lang mag-a-adjust. Ngayon, Nicole, hindi pa talaga pa-end. Ito talaga yung pa-end. Nicole, sa pinagdaanan mo na yung sa career shift, tsaka yung sa middle child, tinatawag lang syndrome daw. Sino na ngayon si Nicole? Ay, pare ng ano yan. Diba? Ganon. Question yan. Hindi ako prepared. Ngayon, si Nicole ay mas matapang. Ayan. And mas ready to take yung mga challenges in life. And mas positive thinker na si Nicole ngayon. Ayan.